Isabel! Narinig kong malakas na boses ni Gab. Gusto kong hanapin kung saan ang galing yun pero hindi ko maalis ang mga mata sa lalaking nasa harap ko. Ilang sandali pa'y naramdaman kong paghila sa akin. Bakit ka nandito? Tinakot mo ko, Isabel. Sabi ni Gab, bago ako niyakap, sobrang shock yung nasa harap. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Gab bago naging malamig ang mga mata niya. Gab! Mahinang sambit ko sabay tula kay Gab na mahina kaya kumala siya sa pagkakayakap sa akin. Bakit ka umalis ng cafe? Hindi niya pa rin napapansin ang lalaki sa harapan at ako hindi ko magawang kumalma. My whole body is shaking. Kinakabahan ako. Gab, sabi ko bago muling tumingin sa lalaki at dahil doon ay nakita yun ni Gab. Naging formal siya tila nangunot ang noon niya ng bahagya pero kalaunan ay nawala rin ito. Tinawag mo siyang Isabel? Tanong ng lalaki. Napalunok ako nang magtama ang mga mata namin ng lalaki. Ang lamig na ng mata niya. Nawala ng emosyon na nakikita ko kanina sa kanya. Ngayon ay lamig, inis at galit na lang ang natitira. Napauwang ang mga labi ko. Kilala ba ako ng lalaking to? Yes, she's Isabel. No, she's my wife. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko sa narinig. Nabingi ako at namutla ng husto. Maging si Gab ay tila gulat na gulat din pero nauna siyang nakabawi at kaagad akong hinigit palapit sa kanya na tila ba pinapakita niya sa lalaking nasa harap namin na pag-aari niya ako. The unknown guy stared at me. Nakita kong sari-sari emosyon sa mga mata niya. Dahan-dahan akong umiling. Hindi kita kilala, nautal kong sabi. Bahagyang napaawang ang mga labi niya at hindi ko na nasundan pang emosyon sa mukha niya dahil hinila na ako ni Gab palayo doon. Hinihingal ako. Gusto kong pigilan si Gab pero hindi ko magawa. Ang tanging nagawa ko na lang ay lingunin siya. Hindi siya gumagalaw. Mukha siyang natulala. Tila hindi niya maproseso lahat sa utak niya. Hindi ko alam pero namuong mga luha sa mga mata ko. Pero wala akong nagawa dahil masinila ako ni Gab palayo doon. Nagpadala ako sa hila niya at hindi umimik dahil naguguluhan ako ng husto. Kung totoong sinabi niya kanina, bakit walang lumitaw sa isipan ko? Bakit parang hindi siya kilala ng utak ko? Nang makabalik sa cafe ay doon lang ako bumalik sa sarili ko. Nakita ko si Danica na alalang alala. Kuya, you know her situation. Bakit mo siya hinayaang bumili? Galit na galit na sambit ni Gab kay Danica. I'm sorry, Isabel. I'm so sorry. Sabi ni Danica pero wala akong naging reaksyon. Hindi ko maiwasang isipin yung lalaki yung kanina. Malia daw ang pangalan ko at asawa niya ako. Nagsasabi ba siya ng totoo? Gab, gusto ko na umuwi. Nanginginig na sabi ko dahil sa panghihina. Let's go. Mabilis na sabi ni Gab saka ako hinila palabas ng cafe. Tahimik ako sa loob ng kotse hanggang sa makauwi kami. Isabel, huwag kang maniwala sa lalaking yun. Kilala ko siya at sigurado akong hindi pa siya na ikakasal. Paliwanag ni Gab, pagpasok namin sa bahay niya. Biglang pumitik sa masakit na paraan ng puso ko sa narinig. Anong pangalan niya? At bakit mo siya kilala? Mahinang tanong ko. Napatitig ako sa mga mata ni Gab at alam na alam ko ngayon na nagsasabi siya ng totoo. Siyempre maniniwala ako sa kanya. Kenzo Sarmiento, sabi niya. Naghintay ako na baka sakaling sumakit ang ulo ko sa pangalan na yon pero hindi. Wala siyang epekto sa akin. Baka gulat lang ako sa mga sinabi niya kanina. He's a successful businessman. Dagdag ni Gab at tumango lang ako. Baka nagkakamali lang siya. Baka may kamukha ako. Sabi ko bago umakyat sa itaas. Nang makarating ako sa kwarto ay nangihina ako na paupo sa kama at nang ipikit kong aking mga mata ay bumungad sa aking isipan ang mukha ng lalaking yun. Nagkamali nga lang ba siya? Magkamukha ba kami ng ex-girlfriend niya kaya nasabi niya yun? Ang bigat-bigat sa dibdib. Kenzo Sarmiento, I don't know you. Kinabukasan hindi na gusto ni Gab na tumulong ako sa cafe pero pinilit ko siya. At matapos ang ilang minutong pamimilit ay pumayag na rin siya sa wakas. Tandaan mo lahat ng sinabi ko, Isabel. Hindi ka aalis dito sa cafe. Hindi ka lalabas ng walang kasama at kung maaari huwag ka na lang lumabas. Babalik ako dito mamaya at kung wala ka na naman dito, hindi na ako ulit papayag na magtrabaho ka dito. Bilin niya na kinatawa ko. Yes, Doc. Pabirong sabi ko kaya bahagya niya akong sinamaan ng tingin bago bumaling kay Danica para ito naman ang pagsabihan. Matapos ang mahabang habilin ni Gab, ay umalis na rin siya kaya nagsimula kami ni Danica mag-bake. My brothers is overprotective, right? Ganyan na siya simula nang mamatay si na mami at daddy.
Please be nice to him, Isabel. You are both lucky to have each other. Kung sakaling makaalala ka na, ay sana huwag mo siyang iwan. Sabi ni Danica, kaya napawi ang ngiti ko. Parang hindi ko na maalalang nakaraan ko, Danica. Sambit ko tuwala siyang sinabi tungkol doon, natapos ang araw ng payapa. Kalma't masaya ako dahil nagtrabaho ako na mahusay sa cafe. Hindi ako nagkamali at sobrang saya ko dahil doon. Sa sumunod na araw ay mas naging maayos pa ang trabaho ko hanggang sa magtuloy-tuloy yun. I must say that I love this work. Kahit isang linggo pa lang ako ay gustong-gusto ko dahil marami ako nakikitang tao at gustong-gusto kong makita na nasasarapan sila sa gawa ko. I am starting to think na siguro ito nang bago kong buhay ngayon. Hinding-hindi na babalik ang buhay ko noon. Hinding-hindi na babalik ang mga nakaraang nakalimutan ko. You are my lucky charm, Isabel! Masayang sabi ni Danica nang maaga kami nagsara dahil sold out lahat ng mga cookies, cakes, sandwiches at iba pang pagkain ng cafe. Hindi naman. Anong hindi naman? You are good. Baka dahil sa mataas na sales natin ay makakapagbukas ako ng panibagong store nang walang tulong ni Diego. Sobrang saya ko at salamat sa'yo, sabi niya bago ako niyakap. Kasi magaling ka, sabi ko pero umiling siya. Pero ang mga gawa mong gustong-gusto ng mga customers, binabalik-balikan? Napangiti ako dahil sobrang saya ko. Ilang sandali pa ay sabay na dumating si Gab at ang asawa niya. Agad naman siyang pinuntahan ng asawa niya para gawaran ng halik. Nagtagal ang tingin ko sa kanila dahil doon at biglang nawala ang ngiti ko. I had a meeting with the CEO of Sarmiento Empire. Hindi ko nakuha ang deal. Ilang beses ko na siyang nakausap at nakita pero natatakot pa rin. I wonder how ruthless he is in the corporate world. Narinig kong bulong ni Diego kay Danica. Isabel, bati ni Gab na makalapit kaya nawala sa dalawang atensyon ko. Hi, bati ko kay Gab, saka napatingin ulit sa dalawa. May sariling kumpanyang asawa ni Danica ayon kay Gab at ang binanggit niya kanina ay tila pamilyar sa akin. Nag-schedule ako para sa isa pang meeting. Kailangan ko makuha ang deal na ito. Kailangan ko talaga to. Rinig ko ulit pero bahagyang hinawakan ni Gab ang palapulsuhan ko kaya nilingon ko siya. Mukha siyang stricto na professor dahil sa suot niyang salamin. Hindi sumakit ang ulo mo? Tanong niyang inilingan ko. Hindi naman, I enjoy this day. I said. Hindi na rin kami nagtagal pa sa cafe dahil gusto na ni Gab na umuwi. Nang makarating sa bahay ay dumiretso ako sa kwarto ko para maligo at pagkalabas ko mula sa banyo nakita ko si Gab na nakaupo sa kama ko. Nagulat ako ng bahagya pero kalaunan ay nginitaan ko siya. Wala ka bang naaalala? May hinang tanong niya. No, wala talaga, sabi ko. Isabel, tawagin mo akong selfish, pero ayokong maalala mo yung nakaraan mo, bulong niya. Natigilan ako't hindi nakapagsalita sa sinabi niya. He chuckled sarcastically. I know it will come back. Babalik ang alaala mo. Bawi niya, hindi ko magawang ngumiti. Lumabas si Gab ng kwarto na hindi kami nag-uusap ng matino. Hindi ko siya maintindihan lately, pero kahit anong mangyari, hindi ko makakalimutan ang mga tulong ni Gab sa akin. Siya ang guardian angel ko. Niligtas niya ako at araw-araw niya akong nililigtas. Kinabukasan ay maaga ako sa cafe. Sabay namin yung binuksan ni Danica at kagad na rin kami naghanda ng mga orders. I love the smell of teas. Ang sarap sa ilong. Ma'am Isabel, ako na po. Sabi ng isang waiter nang makita niya ako nagpupunas ng tibol. I am done baking, kaya imbis na walang gawin, ay tumutulong ako sa paglilinis at pagdadala ng orders. Ako na, saka huwag niyo na po akong tawaging ma'am, Isabel na lang po. Nakangiting sabi ko sa katiningnan, ang kapapasok lang ng mga estudyante na purong nakaputi, para silang nursing student. Wala sa sarili ako napangiti. Si ma'am naman, sabi ng waiter sa kausap ko, kaya muli ko siyang binalingan at nginitian. Kunin mo na lang ang order nila, kuya. Sabi ko saka mabilis naman siyang lumapit sa mga estudyante para kunin ang order nila. Naranasan ko rin kaya yun noon? Do I have friends? Ano kayang buhay ko noon? Biglang may pumasok sa utak ko. Napahawak ako sa lamesa sa biglaang hilo. I saw myself. I am smiling. Pero kalaunan ay lumuluhan na ako sa nakikita ko. Ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Nakakahilo, ang sakit-sakit. Isabel, okay ka lang ba? Biglang dalo sa akin ni Danica kaya napakapit ako ng mahigpit sa kanya. Yes, I'm fine, sabi ko bago tumango.
Napapikit ako tuminga ng malalim at ilang sandali pa ay nawalang sakit ng ulo ko at nawala rin ang mga alaalang nakita ko kanina na hindi ko naman maintindihan. Sigurado ka ba? Tatawagan ko na ba si kuya? Tanong ni Danica na inilingan ko. Hindi, okay lang ako. Nahihilo lang ako ng konti dahil yata sa pagod, sabi ko. Sa counter ka na lang. Huwag ka na dito. Ako nang kinakabahan sa'yo eh. Sabi niya kaya pilit akong umitit pumunta na nga sa counter para doon na lang tumulong dahil makakaupo pa ako. Pagkatapos magpahinga ng 5 minuto ay nagpasya akong tumulong muli. Pero si Danica mukhang aligaga at tingin ang tingin sa cellphone niya. Oh my gosh! Diego has a meeting! Dito sila magmi-meeting! Kabalong sambit niya kaya nilingon ko siya. Inutusan niyang kanyang mga tauhan na magpareserba ng pinakatahimik at payapang mesa sa pinakasulok. Kaagad naman sumunod ito habang ako'y tahimik lang habang nagpapatuloy sa paggawa ng inumin. I must learn how to make milk taste more. It's quiet satisfying. Ilang sandali pa'y tumikim si Danica. Napalingon ulit ako sa kanya at nakita ko nakatingin siya sa pintuan kaya tumingin din ako doon. Napakurap ako ng 2 beses na makita kong asawa niya na naka-corporate attire. Pero ang lalaking sumunod ay naging dahilan para kalimutan kong ginagawa ko. Hinahabol ako ng pamilyar na mukha ng seryosong lalaki. Wala siyang dalat, seryoso lang na naglalakad habang malamig ang mga mata. Ipagdasal mo si Diego, Isabel, bulong ni Danica. Kapwa silang umupo sa bakanting lamesa. Kumurap ulit ako bago ako nag-iwas ng tingin. Kenzo Sarmiento, yun bang pangalan niya? Tulungan mo ko, Isabel. Dala natin sila ng foods, sabi ni Danica. Umiling ako pero hindi yun nakita ni Danica. Binigyan niya sa akin ng isang tray at sa kanyang isang bago ako, hinigit palapit sa dalawa. At hindi pa kami tuluyan nakakalapit ay tumingin sa direksyon namin ng lalaking may malalamig na mga mata. Lumipat siya ng upo habang nakatingin sa akin. Mabilis akong yumuko. Salamat, sabi ni Diego. Malia, sabi ng lalaki habang nakatingin sa akin. Biglang nawalang lamig sa mga mata niya. I'm sorry sir, hindi po mali ang pangalan ko. Sabi ko sa katumalikod kahit pa sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makahinga ng maayos nang makalayo ako sa lamesa nila. Pinigilan ko rin ang sarili ko na mapasulya pa doon dahil para akong nababaliw. Kailangan ko ng sariwang hangin. Kailangan ko ng talagang huminga. Okay ka lang? Tanong ni Danica. Bahagi akong tumango pero hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko muna magpahangin. Nanginginig na sambit ko. Isabel, huwag kang lumabas. Lagot ako kay kuya, sabi ni Danica. Ngumiti ako sa kanya ng kaunti para masigurado sa kanya na magiging maayos ako. Magiging maayos din ako. Please, kahit 5 minuto lang, sabi ko bago tumalikod sa kanya. Mabilis akong naglakad papunta sa labas. Tuloy-tuloy akong naglakad at hindi nag-aalala kung maligaw man ako ngayon. Gusto ko lang lumayo. Gusto ko lang lumayo sa lalaki yun na tinatawag ako sa pangalang hindi ko alam kung ano bang tunay kong pangalan o hindi. Naguguluhan ako. Gusto kong maalala ang lahat. Pero kailangan kong makasigurado. Paano kung mapagkamalan niya lang ako na inaangkin niyang kanyang asawa o kung ano paman? Dapat naalala ko siya. Kung talagang kilala ko siya, dapat may lumitaw sa isip ko kahit konti. But no, parang walang pakialam ang utak ko. I am clueless about that guy. Nung makalayo ako, iba'y biglang humablot sa braso ko at nang makita ko kung sino yon, ay namuong mga luha sa gilid ng mata ko sa taranta. Mag-usap tayo, sabi niya pero umiling ako. Hindi, hindi kita kilala, sabi ko. Dumaan ang hindi ko kilalang emosyon sa mga mata niya. Kaya mabilis akong umatras. Malia, huwag mo akong tawagin sa pangalang yan. Sabi nang hindi ako yan. Nagkakamali ka lang, sigaw ko. Wala akong pakialam kung nakukuha naman namin ang atensyon ng mga nasa paligid. I glared at him. Sa ngayon ay halo-halong emosyon ng mga nasa mata niya. Lungkot, pananabik, kabaliwan at kung ano-ano pa na hindi ko nabanggit. Sinusubukan kong gawing pamilyar ang mukha niya, ang mabangis niyang mga mata na hugis almond, ang matangos niyang ilong, ang kanyang makapal na kilay, ang pink niyang labi at ang mga balbas na nagkalat sa mukha niya. Napabuntungin niya ako. Umiling ako. Walang lumalabas sa utak ko. Hindi ko siya maalala. Hindi ko siya kilala. Kausapin mo ko. Hindi, hindi, hindi kita kilala. Iwanan mo ko mag-isa. Sigaw ko. Sinubukan niya akong hawakan kahit iwas ako ng iwas.
Ilang beses pang nangyari yun hanggang sa siya mismong kusang umatras palayo. Napabuntong ininga ako dahil doon. At nang napahima siya sa mukha niya gamit ang palad niya, na parang inis na inis at galit na galit ay bahagi ako nakaramdam ng takot. Nalalaki ang mga mata ko. Nanginig ako ng tuluyan. Tatakbo na sana ako pero ng labong paningin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sabihin mo sa akin na babalo na ako. Sabihin mo sa akin na hindi to totoo. Hindi ko na maintindihan pa ng gustong mga sinasabi niya. Umiikot ang ulo ko. Huwag ka lalapit sa akin. Nagagawa kong sabihin kahit masama ang pakaramdam ko. Nawalan ako ng balanse at sumunod ay nandilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung anong nangyari pero sigurado akong nahimatay ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Pero may naalala ako. Sa wakas may naalala ko pero malabo pa rin. Magulo na kahit akin ang naalala kong yon ay hindi ko maintindihan. I was crying. Yun lang. And I woke up in a familiar room. Puting pader, puting kisam at may kung anong nakakabit sa katawan ko. I know where I am. Hospital. Pero biglang pumasok sa utak kong huling nangyari. Kasama ko lalaking yun. Anong nangyari? Sino nagdala sa akin dito? Nasagot ang lahat ng tanong ko nang marinig kong dalawang pamilyar na boses. Yung isang boses ni Gab at yung isa boses ng stranger. Sabi ko hindi mo siya asawa. Hindi mo ba siya nakikita? Tinatakot mo siya? Galit na sabi ni Gab. A small chuckle came in sarcastic way at alam ko hindi galing kay Gab. Sa tingin mo maluloko mo ko? Ngayon na alam ko na wala siyang maalala? Niluloko mo bang asawa ko, Mr. Silva? Napalunok ako. Mr. Sarmiento, Isabel. Hindi siya si Isabel at alam nating dalawa yun. Sabi ni Kenzo in authoritative tone. Like he's showing that he's the king and everyone must follow him. Nasanay-nasanay siya na siya palagi nasusunod. Siya ang pasyente ko. At hindi mo maangkin na siyang yung tinatawag na asawa hanggat hindi niya naalalang lahat. At ngayon wala kang asawa. Do not use your power against me, Mr. Sarmiento. Gab said, kinabahan ako ng sobra. Ipagpatuloy mong panluloko sa kanya at makikita mo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto kung nasaan ako ngayon. Nalalaki ang mata ko sa takot nang makita kong lalaking nagngangalang Kenzo Sarmiento na papalapit sa akin. Malia, no, huwag kang lumapit. Huwag kang lalapit sa akin. Sabi ko na puno ng takot ang boses ko. Bahagya siya natigilan dahil doon. At dahil doon mabilis na lumapit sa akin si Gab. Hey, it's fine. You are fine. Bulong ni Gab bago ako niyakap. Takot man pero hindi ko naiwasang tingnan ng lalaki sa hindi kalayuan. Nakaigting ang panga niya habang nakatingin sa amin. His eyes were bloodshot but it's teary. Ayoko, nandito siya. Please, umalis ka na. Umalis ka na. Sabi ko. Nanginginig ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung saan galing ang takot ko. Takot na takot ako. Maari nagkamali lang siya sa lalaking yan. Hindi mo siya asawa. Hindi ko siya maalala. Mr. Sarmiento, please ba, pwede bang umalis ka na? Tinatakot mo siya, sabi ni Gab, bago ako niyakap. Biglang bumagsak ang mga luha ko sa takot at kabang naghahalo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko lang maintindihan ang lahat. Gusto ko ibalik ang mga alaala ko. Gusto ko ngayon. Ah! Napasigaw ako na sumakit ang ulo ko na parang nabasag. Sa gitna ng pagsigaw ko'y naramdaman kong isang mainit na kamay na humawak sa braso ko. Tumigil ang paghinga ko dahil sa init, parang kakaiba, parang iba sa lahat, pero nakita ko kung sino yon na taranta ako. Ah! Sigaw ko. Mas lalo sumakit ang ulo ko, yun ang dahilan kung bakit siya umatras. Si Gab na lang ang nakahawak sa akin ngayon. Ang daming mga larawang pumapasok sa utak ko pero wala akong maintindihan. Nakakalito, ang sakit-sakit sa ulo. No, no, no! Sabi ko nung makita ko na naman yung sarili kong umiiyak. Bakit ba lagi ako umiiyak? Isabel, mahinang tawag ni Gab. Biglang humintong pagpasok ng sari-saring larawan sa utak ko. Bahagi akong kumalma dahil doon. Pero ramdam na ramdam ko ang panlalamig ng katawan ko. Nang bahagi akong nilibot ang mga mata ko'y wala na akong nakitang ibang tao. Kami na lang ni Gab ang nasa loob ng kwartong ito. It gave me chills a bit. Are you okay? Tanong niya at tumango naman ako bago tumingin sa kanya. Kita kong pag-aalala sa mga mata niya. Pwede na ba tayo umuwi? Tanong ko. Mabilis siyang tumango kaya napahinga ako ng malalim. I'll just process your papers, sabi niya at ilang sandali pa'y lumabas siya. I waited for someone to enter but nothing came. Hanggang sa makabalik si Gab at tinanggal niyang dextrose ko para makauwi kami. Hindi ka na muna magtatrabaho sa cafe. You need a rest. You develop a strong trauma and that's not good. Sa ngayon sa bahay ka na muna, sabi ni Gab na makauwi kami.
And I'm so tired to even answer him. Tuloy-tuloy lang ako umakyat sa itaas para magpahinga. At na makahiga ako'y kaagad akong dinalaw ng antok. Pero tulog man ang buhay na buhay pa rin ang isipan ko. Para ako nag-i-imagine ng mga bagay habang nakapikit. At malabong imahinasyon na yon. Napakahirap mamuhay ng ganito. Yung kahit ako hindi ko kilalang sarili ko. Do you want to shop? Gab asked the next day. Nahiya ko siyang inilingan. No, I said. Ayaw kong pagsamantalahan ang kabutihan niya. Let's go. May bibilin din ako kaya isasama na kita. He said. Tumanggi pa ako ng ilang ulit pero mapilit siya. Kaya sa huli napapayag na rin ako. We went to a huge mall. Ayaw ko sanang bumili ng kahit ano pero napapilit si Gab. Let's buy you a phone. Para kahit nasa trabaho ako, nakukonta kita. Sabi niya bago ako dinala sa isang store. Gab, hindi na kailangan yan. Sabi ko pero ngumiti lang siya at gaya ng mga nauna ay wala na rin akong nagawa dahil kitang kita ko na siguradong sigurado na siya sa mga ginagawa niya. Marami pa kaming pinasyalan at dahil doon na walang mga iniisip ko, nagagawa kong ngumiti sa kanya at utang ko sa kanya yun. Masaya kami nakauwi. I insist na gusto kong magtrabaho ulit sa cafe ni Danica pero tumanggi si Gab. Wala akong nagawa kay isang linggo akong nasa bahay niya lang kasama mga katulong. Pero matapos ang isang linggo, hinayaan niya na ulit akong tumulong sa cafe. But of course, with so many rules, huwag kang lalabas ng cafe. Isa na lang Isabel, isa na lang at itikukulong na kita sa bahay ko. Sambit niya tinawanan ko tinanguan. Makakaasa ka? Sabi ko pero umiling siya bago umalis para sa sarili niyang trabaho. Isabel, are you okay? Sorry, hindi ako nakabisita sa bahay ni Kuya. I was busy. I hope you're fine. I am really sorry. Sabi ni Danica bago ako bahagyang niyakap. Ayos lang ako, salamat. Sabi ko pero parang hindi naniniwala si Danica dahil hindi niya ako binigyan ng mabibigat na gawain. Matapos kong mag-bake ay hindi niya ako hinayaang tumulong sa iba pang mga gawain. Kaya pinilit kong tumulong na lang sa mga waiter. Ayaw niya sana pero ako na rin ang kusang gumalaw. Kaya kahit anong pagbabawal niya, tinatawanan ko na lang. Patay ako kay kuya nito Isabel, sabi niya. Ayos lang talaga ako. Sabi ko bago linisin ang bakanting mesa. Habang naglilinis ako ng lamesa ay biglang bumukas ang pinto ng cafe kaya mabilis akong tumingin doon. Napabuntungin nga si Danica nang nasa likod ko. Pareho namin nakita yung lalaking nag-claim na asawa niya ako. Pero tila may iba, he saw me. Sa akin unang tumungong mga mata niya pero mabilis siyang nag-iwas ng tingin na tila walang pakialam. May lamig sa mga mata niya. It's freezing me. Nandito na naman siya, sabi ni Danica. Mabilis akong nag-iwas ng tingin sa kadali-daling naglakad papasok sa loob ng kusina. Sumunod naman sa akin si Danica. Isabel, Kuya told me everything about you and that guy. Well, I know him. He's Kenzo Sarmiento. The Kenzo Sarmiento. He approved my husband's proposal the last time. At isang linggo na siyang pabalik-balik dito. Hinaharas ka pa rin ba niya? Umiling ako. Hindi. Ayos lang, sabi ko. Napasinghap muli si Danica sa kanilabas ang phone niya. I call my brother. No, don't call him. Dito lang muna ako, sabi ko. Tumango si Danica dahil doon at lumabas na siya. Ilang minuto pa'y bumalik siya para sabihin sa akin na wala na doon ang lalaki. Sa wakas ba'y na-realize niyang hindi akong sinasabi niyang asawa niya? Kaya palang lamig niyang tingnan, sarcastic akong umiti. Da Kenzo Sarmiento. Sino ka ba? Sambit ko bago kinuha ang phone ko sa bulsa. Nag-google ako ng pangalan niya. Lumabas sa mga negosyo at achievements niya. Nabasa ko lahat ng tungkol sa kanya. Tungkol sa mga ex sa kanyang mga kumpanya, sa kanyang mga asset at bawat artikulo, at pagkatapos na mga yun sigurado kong single siya, sigurado kong walang nalilink sa kanyang nagngangalang Malia. Tinawag niya akong Malia. Bakit? Hindi siya kasal? Isabel, okay ka lang? Biglang tanong ni Danica, nakapapasok lang sa kitchen. Mabilis kong tinagong cellphone saka ko siya hinginitaan ng bahagya. Yes, I am. Lalabas na ako. Lumabas nga ako. And that guy isn't here anymore. Tumulong muli ako sa mga waiters. Everything is perfectly fine. Isa na lang ang kulang, ang mga alaala ko. Isabel, dadalhan ko ng tanghalian si Diego sa opisina niya. Gusto mo bang sumama sa akin? Tara. Anyaya ni Danica. Hindi pa ako nakakasagot ay hinila na niya ako palabas. Malapit lang ang building nila dito kaya hindi tayo magtatagal. Busy siya this week so I need to make sure na hindi niya lampasan ng lunch niya. Sabi ni Danica habang nagmamaneho. At hindi nga nagtagal ay huminto kami sa isang matayog na building. Excited na lumabas na sasakyan si Danica
kaya sinundan ko siya habang nililibot ang paningin ko sa mataas na building. Tara! Sabi niya, saka ko hinawakan sa kamay pero umiling ako. I'll just wait here in the car. Sabi ko na pinalitan niya ng mga mata. Isabel! Promise, sabi ko kaya napabuntong hininga siya kaya tumango. Okay, sandali lang ako. Sabi niya, saka pumasok na sa loob. Sumandal ako sa kotse saka muli ko nilabas ang cellphone ko. The same article showed. Muli ko yung binasa isa-isa. Hindi ko alam kung bakit tila nanghihina ako. Single ka pero bakit mo ko inangking asawa mo? Bulong ko. At sa pagangat ng tingin ko'y saktong dumaan ang isang itim na kotse sa harap ko. Tila bumagal ang pag-ikot ng mundo. Napakurap ako na tatlong beses habang pinagmamasdan ng pamilyar na lalaki sa loob na sasakyang yun. Kenzo Sarmiento, sabi ko. At tila narinig niya ako dahil bigla siyang tumingin sa banda ko kahit pa nagmamaneho siya. Sumalubong sa akin ang malamig niyang mga mata. Nasa alaala ba talaga kita? Kailan kaya lilinaw sa mga alaala ni Malia si Kenzo? Anong gagawin ni Kenzo para muling makuha si Malia? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.